apply now? Oops, wag muna. Gawin mo muna to. Ito ang mga dapat mong gawin pag na-monetize na. Huwag mo nang basta-basta pipindutin ang apply. Siyempre, bago ka ma-monetize, kailangan mo ng 1,000 subscriber at 4,000 watch hours. At kapag na-hit mo na to, then huwag mo nang pipindutin ang apply now. Situro ko sa iyo kung ano mga dapat gawin para siguradong ma-approve ka. Unang-una, i-verify mo muna ang account mo. Ang YouTube account mo, kailangan mong i-verify. Actually, pwede mo nang gawin kagad to. Maski hindi mo pa nare-reach yung mga requirements ni YouTube, pwede ka na mag-verify ng YouTube account. Dahil malaki ang maitutulong nito sa channel mo. Kapag na-verify na ang channel mo, pwede ka na makapag-livestream o makapag-upload ng 15 minutes na videos pati na rin ang editable na thumbnails. So, halika na. Turo ko sa'yo. So, paano naman tayo mag-verify? Nandito ka ulit sa YouTube Studio. Ginagamit ko is desktop, guys, ha. Dashboard. Pindutin mo dito yung settings. Settings. Yan. Pagdating sa settings niya, nalalabas na channel. Punta ka sa channel. Tapos, pagkatapos ng channel, feature eligibility. Yan. Ito, naka-enable na kasi sa akin. Yan. Features that require phone verification. I-verify mo lang yung phone mo. Yan, baba natin. Yan o. Pag pinindot mo itong question mark, yan, mag-fill up kung wala pang phone number. Pindutin mo lang yung learn more. Malaking tulong din kasi pag verify na kagad, maski hindi mo pa nare-reach yung 4,000 hours at saka 1,000 subscriber. Makakapag-upload ka na ng 15 minutes, more than 15 minutes. Makakagawa ka na ng custom thumbnails, live streaming, makakag-live ka na. Ito yung ginagamit na iba. Nakaka-appeal ka na ng content ID claims. Number 2, copyright. Pagdating sa copyright, malawak. Marami yang nasasakupan. Pero, dun muna tayo sa basic. Unang-una, kapag mag-upload ka ng videos mo, dapat naka-private muna or naka-schedule at least 6 hours yan naka-private. Dahil dun pa lang, malalaman mo na kung may copyright siya. Lalo na kung ito ay ineligible. Lalo na sa katulad kong musician, malamang sa malamang magko-cover talaga ako ng songs. Kaya, marami akong copyright. Ngayon, kung na-upload mo naman na siya at marami na siyang views bago ka palang ma-monetize, gawin mo ito. Pwede mo siyang i-mute or i-trim. Tara na sa aking panel. Sa YouTube Studio mo, pumunta ka lang dito sa Content Create. Andito yung upload. So, since may mga naka-upload na ako, dito ko na lang siya ipapaliwanag. Halimbawa, itong kanta na ito, ginawa ko sa kanya, is-schedule muna. Naka-schedule siya. Yan, pwede mo siyang palitan yung mga date. Para kapag na-upload mo na siya, at least mga 6 hours, malalaman mo na siya kung may copyright claim. May copyright claim siya, pero pwede siya sharing. Since monetize na ako, lumalabas na kasi itong sharing na to. Pero, itong masaklap. Kapag nakalagay ineligible, huwag mo na siyang i-share. What I mean is, huwag mo nang i-on ang monetization. Kumbaga, ganyan na lang siya. Video na lang siya. Napapanood nila. Pero, walang monetization. Ito kasi pagdating dito sa isa, may copyright claim, hati kayo yan. Mangyayari o, ang alam ko, 60% na kanila, 40 sa'yo. Parang ganon.
syempre sayang din yan, na-upload ko na. Kaya ganyan. So, andito naman tayo sa copyright. At medyo mas malawak. Marami kasing nasasakupan ng copyright. Halimbawa, na-monetize ka na. Bago ka mag-apply, ganito ang gagawin mo. Pindutin mo yung content sa... Balik tayo. Studio, pindutin mo yung content. So, makikita mo dyan. Guys, marami akong copyright claim. Meron pa nga. Pag ineligible, medyo mahirap na yan. Kaya ang kailangan dyan, wag mo nang i-on yung monetize. I-off mo na lang. Yun eh, kung monetize ka na. Kasi pag hindi pa monetize, kagaya ko noon, ang dami kong copyright, susugal ako. Kaya ang ginawa ko dyan noon, ganito. Ang bawa, may copyright claim na ganyan. So, yun mo, edit. Pindutin mo lang yung parang pencil. Ngayon, nandito yung editor. Editor. So, makikita mo, yun yung trim, guys. So, dito ka na sa song. Pindutin mo lang yung trim. Lalabas yung split. Siyempre, pakikinggan mo kung alin yung dapat mong alisin. Ganito gagawin mo. Kunyari, ito ang iti-trim mo. Yan. Tapos, guys, pindutin mo lang yung save. Medyo matagal yan, guys. Siguro mga 30 minutes. Pero meron siyang redo. Ang maganda yan, pag pwede mo na siyang i-redo. Kapag monetize ka na. Ito yung mag-a-apply ka pa lang na monetize, ha? Para maiwasan ng copyright. Kunyari ito, copyright claim. Pag kinlik mo siya, ito yung studio content, di ba? Copyright claim yan. Pag kinlik mo, hindi mo siya i-click, itatapat mo lang yung mouse. See details. Ito ngayon ay pipindutin mo. Press mo. Meron siya dyang select action. Ito yun, yung mute, trim. Ganun lang din yung trim. O kaya replay song. O kaya mute. Pwede ka rin mag-dispute. Pero mas mahirap mag-dispute. Lalo nilang kina-copyright. Pag nag-dispute ka, lalo na kung alam mo talagang hindi para sa'yo, huwag ka na mag-dispute. I-mute mo na lang o replace mo yung song. Pagpindot mo yan, save lang din. Pero ang nakalagay dito kasi, not affected, okay lang. Kaya maghahati na lang kayo niyan sa revenue. So, ganyan ang pag-trim o pag-mute. Number 3, reuse videos o reuse content. Kagaya ko, marami din akong kinuhang video sa iba't ibang platform, sa Facebook o sa Instagram. Tapos, in-upload ko sa YouTube. Ngayon, kung na-upload mo na siya, at marami na siyang views, tapos saka ka palang mamamonetize, o kakamonetize mo palang, ganito ang dapat mong gawin. Pwedeng i-blur mo na lang siya. Ngayon naman, kung gagawin mo palang ito, nire-recommend ko na huwag mo na gawin. Pero kung gusto mo talagang gumamit ng ibang videos, ganito ang gawin mo. Lagyan mo siya ng narrate, o parang subtitle, at kailangan maririnig din ang boses mo doon, o kaya ang mukha mo lilitaw sa videos. Kamukha ng video na ito. Papaliwanag ko. Studio.
more. Number 4 slideshow. Balita ko lang, hindi ko sure, pero ayaw din daw ni YouTube yun. Yung mga picture lang na umaandar. Pero walang mawawala kung maniniwala. Kaya ang ginawa ko sa akin, pin-private ko na lang siya. Or, siyempre ganun pa rin, lalagyan mo ng narrate. Babaguhin mo. Mamaya ipapaliwanag ko. Reuse content. Ito guys, medyo maselan. So from YouTube Studio, punta ka lang sa content o videos. Minsan videos na nakalagay dyan. Content. Hanap tayo ng reuse. Search ko na lang. Yan guys, if makikita nyo, pag pinlay natin yan, mute na lang natin para ano yung sounds, para hindi na masyadong ano makapiright tong tutorial na to. And makikita nyo yung mga video na yan, kinuha ko yan sa iba yan, pati tong drone kinuha ko yan. Yan, ganyan siya. So ang pag gumamit ka ng ibang video, kailangan medyo may iba. Nilagay ko ngayon yung mukha ko dyan. Pwede rin lagyan mo siya ng narration, ng kanta, ng lyrics. Hanap pa tayo ng isang klase. Kailangan niya may, ano. Eto namang old photographs. Slideshow. Medyo bawal din kasi kay YouTube ang slideshow. Ewan ko lang ah, naririnig ko kasi. Kaya ang ginawa ko, nagsiguro na lang ako. Ayan o, makikita nyo may drone pa rin. Gumamit pa rin ako ng video na iba. Pero, nandiyan naman yung narrate. Tapos, pictures. Kaso nga, yun nga ang balita ko, eh, bawal ang slideshow. Pero hindi ko sure. Nagsiguro na lang ako. Ginawa ko dyan. Nagawa ko na siya ng ganyan da, actually. Ginawa ko, nilagyan ko na lang ng mukha ko. Yan. Makikita nyo, nandyan na, kumakanta na ako. Inurong ko siya doon. Tapos ito, hambawa ito, tuturo ko yung slideshow na ginawa ko kay Rico Puno. Nag-tribute ako kay Rico Puno, pero slideshow lang. Kaya ang ginawa ko na lang dyan, guys. Sayang na rin kasi yung views niya, naka 100 plus na. Ginawa ko na lang dyan. Private na lang siya. Hindi ko na siya nilabas. Ganito guys ha, kapag nag-views na siya na marami, tapos sa kanya pin-private pa lang, okay lang. Kasi mabibilang pa rin yung watch hour niya. Ang sabi kasi ni YouTube, di ba, ano? Number of public views. Kaya yun, ganun. At ang pinakahuli, yung videos mo na in-upload mo, dapat meron mahabang parang summarize kung ano ang laman ng video na yon. Mas maganda kung mas mahaba. Tapos gagawa ka ng catchy na thumbnails
yung tipong pagkabasa pa lang nila ay mapapapindot na sila. And then sa title, ganito ang technique na gagawin ko bago ka mag-apply. Ililiis mo siya. Ililiis mo yung pinaka-title. Magbibigay ko halimbawa. Kunwari, how to cook menudo ang video mo, tapos yun ang title mo. Papalitan mo siya. Kasi pag sinerge nila yan ng how to cook menudo, maglalabas ang lahat yun. Sa algorithm ni YouTube, lalabas lahat yun. So, ang mangyayari, baka magkaroon pa ng comparison, baka ma-reuse content mo pa. Imbes na how to cook menudo, ang gagawin mo na lang is sikreto sa pagluto ng menudo. O kaya, pinakamasarap na secret. Isip tayo yung italagang catchy siya. Sikreto sa masarap na pagluto ng menudo. Yan. Huwag na yung how to cook. Or, pwede rin naman yun. Catchy din kasi siya eh. Pero, pag mag-a-apply ka, palitan mo muna yun. Lalo na kung yun ang trending mo. Kasi ganito yan, guys. Pag na-money ka na o na-reach mo na yung mga requirements, ang chine-check ni YouTube unang-una is yung views mo. Yung pinakamaraming views, pinakamaraming watch hour, tsaka kung saan sila nag-subscribe, lalong-lalo na yung nagte-trending. Kumbaga siguro sabihin na natin top 10 na videos mo. Yun ngayon ang pagtutuunan mo ng pansin. Pero kung kaya mong pagtuunan ng pansin lahat, mas okay. So ito yung final step na ginawa ko, guys. Medyo marami-rami to. Dito sa YouTube mo, YouTube channel ah, hindi sa studio. Eh, makikita mo. Yan, gagawa ka ng ganitong parang, kumbaga sa ano, cover photos. Dapat nga may mga marami nakasulat yan. Customize mo siya, tapos syempre kailangan mo ng profile picture. Para hindi ka mapagkamalang robot ni YouTube. Tapos thumbnails, gumawa ka ng mga thumbnails, i-customize mo siya. Tsaka dapat yung mga pamagat catchy. Katulad nito, blinking light remove. Yan o, mga medyo catchy siya para mapapapindot yung nagbabrowse. Tapos bawat video, saan bawat itong first bite of us, guys, lalagyan nyo siya ng parang mahabang paliwanag. Yan o, may commercial siya. Yay! Sana oil. Yan, lalagyan mo siya ng mahabang parang ganito, bio. Show mo. Gusto mo, lagay mo na rin yung link mo ng ano dyan. Para medyo, yung pinakalaman ng videos nandyan. Parang ibubuod mo, i-summarize. Tapos, natapos nun, done. Pwede ka na mag-apply. Yan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pag-watch nyo. Sana nakatulong ako, guys, sa katulad nating small YouTuber. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, laging sinasabi ng vlogger, please like, share, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload ko videos. Higit sa lahat, subscribe. Maraming salamat hanggang sa muli. Christy Villar.